Magsitayo po ang lahat. Ako'y kawa, o mahal kong Diyos, sangayon sa'yong kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa'yong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunghan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa banal na misang ito, patuloy tayong humingi ng biyaya sa Panginoon. Patuloy natin idulong sa Kanyang ating mga hinaing. Patuloy tayong manampalataya sa Diyos, naway maghari na Siya sa ating buhay. Kaya mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan, at gawin mo sa iyong paningin, ay magniningning ang kalooban naming laang sundin ang loob mo sa pamagitan ng paghubog sa pag-uugali namin, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niyebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag. Ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap
at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asway, hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal. Mula sa labibig na banal ng Ama nating may kapal, nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan, sapagkat alam ng iyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kabatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Purihin natin at palakpakan ang Poong Hesus Nazareno. Mga kapatid, tayo'y nagtitipon-tipon dito upang magdasal, no? Siguro ko marami tayong mga panalangin na idadala sa Poong Hesus, no? Kaya ang tanong ko,
ano ang inyong panalangin ngayon? Siguro ko yung isa sa mga panalangin ninyo ay gumaling kayo. Humihingi kayo ng kagalingan, no? Ng healing. O siguro ang mga hinihiling ninyo sa panalangin ay ma-promote kayo o bigyan kayo ng ganitong biyaya. O siguro yung iba sa inyo humihiling, sana manalo ako ng loto po ang Jesus, no? Kadalasan ang ating panalangin ay puro hiling, no? Puro paghingi sa Diyos. Hindi naman ito masama, no? At ang Diyos ay handa palaging makinig sa atin. Ngunit tinuturuan tayo ni Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon na ang panalangin ay hindi lamang hingi dito, hingi dyan, hingi sa Diyos, no? Hindi lang paghingi ang panalangin. Tinuturuan tayo ni Kristo ng tunay na kahulugan ng panalangin sa Diyos. At sa Ebanghelyo natin ngayon, itinuro ni Jesus ang Our Father, ang Ama namin, kung saan pwede natin pulutan ng aral kung paano ba talaga tayong manalangin sa Ama. Na ang panalangin natin ay hindi lang puro, Lord, bigyan mo ako nito. Lord, bigyan mo ako niyan. Lord, ipagkaloob mo ito sa akin. Nakikita natin sa Ama namin ang tunay na panalangin na itinuro sa atin ni Jesus. Una ay ang pagpupuri sa Diyos, no? Bago po tayo humingi sa Diyos, siguro na may dapat unahin natin ang pagpupuri sa Kanya. Ama namin, sumasalangit ka, no? Papuri sa Diyos. Kasama din sa ating panalangin ay ang pag-aalay ng ating buhay sa Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang loob mo to consecrate our life to the Lord. Ang paghingi ng biyaya ay pangatlo na lamang, no? Ipagkaloob mo sa amin ang aming pang-araw-araw, no? Ang tinapay na pang-araw-araw. At ang pang-apat sa panalangin ay ang pagsisisi. Paghingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang sa harap ng Diyos. Ngayong panahon ng Kwaresma, pinaalalahanan tayo ng inang simbahan, magkaroon ng pusong humihingi ng tawad. Pusong nagbabalik loob sa Diyos. Pusong nagsisisi. Kaya mga kapatid, ito ang paanyaya at turo sa atin ngayon ni Jesus. Hindi lang sana tayo sa ating panalangin hingi, ipagkaloob, ngunit kasama sa tunay na nananalangin ang pagbibigay papuri sa Diyos, ang pag-aalay ng ating buhay, at higit sa lahat sa ating panalangin, ang pusong nagsisisi, pusong humihingi ng awa at habag ng Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi sa atin ni Jesus na maaari nating tawagin ng Diyos bilang ating Ama. Kaya taglay ang matibay na pag-asa, idulog natin sa Kanyang harapan ang ating mga kahilingan. Ang ating tugon, Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa buong mundo, naway laging magpahayag ng matibay na pagtitiwala sa pagdating ng kaharian ng Ama, isang kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa kabila ng mga kahirapan ng buhay, tayo naway manatiling nananalangin at hindi magpadarang sa tukso. Manalangin tayo. Ama,
basbasan mo ang iyong mga anak. Tayo naway magkaroon ng sapat na kakanin para sa ating mga pangangailangan sa araw-araw at ang kadakilaan ng puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit at maging mga nangangalaga sa kanila, naway makatagpo ang Diyos sa kanilang pagpapakasakit araw-araw. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang aming ding tinatanggap mula sa iyong kagandahang loob sa aming lahat. Ang pagkain at inuming ito ay pakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay magbuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose na aming obispo at tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang mapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Akong lagi naghihintay sa tao.
aking tawag mo. Pag-ibig kong ito, isang pananabik sa puso ko. Sa'yong pagbabalik sa piling kong puspos ng pagsuyo, manahimik at makinig at maging akin muli. Announcement. Iniahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang ang paghubog ng aming hangarin sa buhay upang mahalin namin ang iyong mga pinahalagahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makapnanawa nilang ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noong sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo.
Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.